Kaya sige po, makakaupo po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatia 5, 1 hanggang 2. Galatia 5, verse 1 to 2. Sabi po rito, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaaliping muli. Amen. Napakaganda po ng versikulong ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba itong verse na ito ay napaka-special po sa akin sapagkat ito po ay revelation ng Lord sa akin ng mga nakalipas na araw pa. Mamaya po ikikwento ko sa inyo kung bakit ito po ay naging special po sa akin. Pero dalako po tayo sa pagbibigay. Ang sabi po rito, pinalaya tayo ng Panginoon at manatili daw po tayong malaya. Mga kapatid, nung tinanggap natin ang Lord sa buhay natin, naniniwala po ba tayong malaya na tayo, pinalaya tayo ng Diyos? Amen? Naniniwala po ba tayong pinalaya na tayo ng Panginoon? Amen? Pinalaya tayo ng Lord sa lahat-lahat ng kasalanan natin, sa lahat-lahat, at dito, sa oras ng pagbibigay natin, pinalaya na tayo ng Panginoon sa kahirapan. Pinalaya po tayo ng Panginoon. At ang sabi dito, tayo daw po manatiling malaya. At huwag na daw po tayong paaaliping muli. Amen? Ibig po sabihin, nung tinanggap natin si Jesus, talagang nandun na yung pagpapala sa ating mga buhay. Nandun na yung biyaya ng Diyos, ang blessing ng Panginoon, ang promotion ng Panginoon, nandun na po, kasabay na po yung tinanggap na po natin yon. Pero bakit nga ba minsan, kasabay na natanggap na po natin yon, minsan may mga Kristiyano pa rin po tayo nakikita na nananatili pa rin po sa kahirapan, na nakakaranas pa rin po ng mga bagay-bagay na nangungutang, kung ano-ano, di ba alam na po natin yun, nakakaranas pa rin po ng mga ganun. Bakit po kaya? Amen. Samantalang, nung tinanggap na natin ang Lord at pinalaya na tayo, kasabay na po doon na sinabi na ng Lord sa atin ang sikreto kung paano tayo pagpapalain, kung paano tayo payayamanin, pasasaganain, at ipopromote ng Panginoon. Alam na po ng lahat ng Kristiyano to. Alam na po kahit bumigit po tayo, buksan natin ang Biblia, Malakay 3, 9 and 10. Sabi ng Lord, magbigay kayo, ibigay niyo ng magkatapatan ang inyong mga tithes and offering. Amen? Sabi ng Panginoon, di ba? Sabi pa nga niya, test me. Sabi niya, di ba? Subukan mo ako. Sabi pa ng Lord, sabi ka, subukan mo pa ako, ha? Di ba? Kaya Lord, listen, siguro kaya, yun nga yung nakakaranas pa rin tayo ng ganun kasi sarili natin ang sinusunod natin sa buhay natin, hindi tayo nagiging tapat sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Alam niyo, sabi ng Lord, subukan. Subukan yung hindi po talagang tapat na nagbibigay ng tithes and offering. Talaga pong magtapat po kayo. Magtapat po kayo kasi ang Lord na humahamon sa atin eh. Magtapat po kayo na ibigay talaga na may katapatan ang inyong mga tithes and offering. Sapagkat ang Diyos, kahit kailan hindi siya nagkukulang sa ating mga buhay, hindi siya nagpapabaya, hindi niya tayo iniiwan. Amen? Yun lang naman ang gusto ng Lord na ibigay lang natin na may katapatan. Ang sabi pa doon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksikliklik, umaapaw, walang sukat, ikalagyan. Amen? Sabi rito, napakaliwanag, magpakatatag na kayo at huwag nang paaliping uli. Huwag na tayong paaliping uli sa kahirapan. Kasi yung kahirapan, pandaraya ng ni Satan yun. Minsan, inaalo ni Satan yung para sa Panginoon. Malindigan po tayo. Kapag para sa Panginoon po yun. Kahit na ano po ang mangyari, kahit na dumating man yung mga problema, pagsubok, kahit na may laban ng buhay, pagpara sa Panginoon, para po sa Panginoon yon. Amen? Huwag po natin yung gagalawin. Kasi subok na po natin ang Panginoon. Ang Diyos hindi sinungaling.
tapat at tunay na tapat sa ating mga buhay. Amen? Amen. Alam niyo po bakit ko po nasabi sa inyo na special po ang verse na to sa akin? Kasi nung mga nakaraang linggo, ibinigay ng Lord sa akin itong verse na to. At nung mga time na yun, ako po ay dinadaya ng kaaway. Dinadaya po ako ng kaaway. Na meron akong sakit na hindi ko naman alam, kahit na sa doktor, clear naman daw yung resulta. Tapos, alam niyo yung sakit na kahit na nasa mall ka, aatakihin ka ng nervyos, mamumutla ka, manghihina yung mga tuhod mo, at mahihimatay ka. Naranasan ko po yan noong nakaraang linggo, nung ako po ay nagbayad ng aming sa Santa Lucia. At buti na lang kasama ko po yung visa ko. Tapos sabi ko, doon nagpa-check na ako, sabi ng doktor, panarado naman lahat. Tapos, ang problema lang daw, may konting bara daw yung puso ko na siguro yun daw po ang nagiging sanhi ng ganun. Pero alam mo, sabi ko sa Lord, Lord, alam ko po na tinanggap na kita 2,000 years ago, magaling na kami, wala kaming sakit. Sabi ko sa Satan na may sakit. Alam niyo po, umiiyak ako sa Lord. Sabi ko, Panginoon, huwag niyo naman pong hayaan na maramdaman ko itong sakit na to. Kasi sabi ko, yung mga anak ko, saka naglilingkod ako sa Lord. Sabi, naglilingkod naman po ako sa iyo. Sabi ko gano'n. Alam mo, nung time na yon, umiiyak ako sa Panginoon, hagulgol ako sa Lord. Grabe pagluha ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng versikulong panghahawakan ko na ako'y tuluyan mo ng pinagaling at talagang magaling na ako. Alam niyo, pagpuklat ko po ng verse na to, ito po ang akin, ay ng Biblia, ito po yung binigay ng Lord. Sabi ng Lord, pinalaya na kita. Sabi niya, manatili kang malaya, magpakatatag ka, sabi ng Panginoon, at huwag ka nang paaalipin muli. Yun, alam niyo, nabasa ko ito, grabe po, ang pasasalamat ko sa Panginoon, sobra-sobra. At kapag dumalating yung time na yon, talagang inaano ko ang kaaway. Sabi ko sa Diablo, manahimik ka. Malaya na ako at pinalaya na ako ng Panginoon at magaling na ako. Kaya sa kapurihan ng Lord, talagang pinalaya ako ng Panginoon. Hindi na po nangyayari sa akin ang mga bagay na yun. Kaya po nung linggo, iyak ako ng iyak dyan nung linggo kasi ang sabi ng lingkod ng Diyos, nakakaranas ka ng isang may karamdaman ka kasi para malaman mo na ang Diyos mo ay nagpapagaling. Amen? Amen! Kaya ang Lord, napakabuti talaga. Sobrang napakabuti. Kasi hindi lang siya nagpapala, nagpapagaling at nagliligtas pa. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Umihin po ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po, huwag po natin withhold ng para sa Panginoon. Ibigay po natin ang may katapatan sapagkat tunay po na ang Diyos ay mabuti po sa ating mga buhay. Ibigay natin ang ating mga tithes, offering, first fruit, love gift to the man of God, ang ating mga sakripisyo po sa church rental. Huwag po natin hahayaan. Mamaya po lalapit po kami sa inyo. Maniningil po kami muli. Amen? Sapagkat tayo po ang nangako nun sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya po ibigay po natin ang may katapatan ng ating mga tithes and offering. At lahat po. Sige po, ilagay po natin ang ating mga offering bucket. Ibigay na po natin ang pinakalabis sa Lord. Sige po, yung buko po tayo tumigit at ipanalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sapagkat sa oras po ito, muli na naman po namin sa iyo, Panginoon, may ipapakita ang aming katapatan. Hallelujah po, mamagitan po ng aming pagbibigay, O Lord, ng aming mga tithes and offering. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pagtanggap namin sa iyo, O Lord, sa simula't simula pa lang, Panginoon, alam namin, O Lord, na kami, Panginoon, ay pinalaya mo, Panginoon, sa lahat ng kahirapan, O Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Kaya, O God, hallelujah, maraming po salamat, Panginoon, hallelujah, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At tuloy nga, O Lord, nagpapasalamat po ako sa bawat
kamay, Panginoon, na nagkaloob sa oras nito. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, anuman po ang kanilang pinagkakakitaan, hanap buhay, trabaho, negosyo, Panginoon. Anuman po ito, Lord, patuloy mong pagpalain, O God, higit pa po sa kanilang mga inaasahan. Panginoon, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, sa salaping mani dito mo, Lord, tunay po ito, Lord, at tunay po talagang ito'y nagagamit. Hallelujah, sa ikalalawak at ikalalago ng iyong dakilang pangalan. Ama, maraming maraming salamat. I-multiply mo ito, Panginoon,